Hello, hello, hello. Presenting. Porkiniling. Subscribe and like. Ngayon po ay maluto po tayo ng ginaling. At ngayon, ang ating mga bida sa ginaling ay yan. Sa ating ground pork, isang medium na carrot, dalawang medium potato, isang onion, isang garlic, sili, ubig, asin, toyo, mantika, black pepper, at seasoning. Yan po ay depende po sa inyo kung gusto nyo lagyan. Kung lalong sumarap ang inyong kain. Sa pamagitan po, unahin po natin, pakuluan natin ang ginaling sa dalawang tasang mantika. Mantika naman, tubig, hindi mantika, tubig. Ayan, ilagay sa kawali ang ginaling at pakuluan sa loob ng 15 minuto. Ayan, alam nyo kung bakit? Para alisin natin ang excess niyang kolesterol. Okay. At habang pinapakuluan po natin ang ating ground pork, ay hiwain ko muna ang mga gulay. Ayan. Kumukulo na po ang ating ground pork. At ngayon, naiwa ko na lahat ng mga gulay. Ready na tayo. Okay. At ngayon, hintay lang natin itong kumulo ng kumulo. At ngayon, murang kailangan ko na itong buksan. Okay. Sasalain ko ngayon ng mga naglutang na taba. Ayan. Sa gilid, kunin natin ng konti. Ayan, kailangan natin dyan. Isang lalagyan. Ayan. Piliin. Okay. Ingay naman ng aso. Tumatahol pa eh. O ngayon, salain po natin. Gumawa tayo ng maiwagang strainer. Sa strainer po natin ilagay yan ating pinakuluang karne. At yan ginagawa ko dahil kukunin natin yung tubig na ating pinaglagaan. Alam nyo ba na maraming kolesterol na may iiwan dyan? So, huwag natin sabihin mawawala ang lasa ng baboy. Ang lasa ng baboy, nandyan pa rin yan. Tingnan natin. Mamaya pagkaluto. Ang sarap-sarap. Okay. Yan. Itatali ko ngayon yung tubig na pinaglagaan sa isang freezer. Okay, ngayon, igigisa na po natin. Unahin natin ang bawang. Ang bawang at ang sibuyas. Una, bawang lang muna, pero sumama na ang sibuyas. Sige, nagmamadali siya. Diyan ka na! Okay. At ngayon, gisa. At hintay lang natin medyo maging brown ng konti ang bawang. Kapag medyo brown na, dagdag na rin natin ang sibuyas. Kapag... Yan. Okay, merong gusto, iba gusto toasted, pero iba naman ayaw. So, depende lang po sa inyong gustong panlasa nyo yan sa bawang. Mas ako, mas gusto ko yung tostado. Okay, halo natin ang sibuyas. Yan, okay, halo. At hindi manikit sa kawali. Konti lang po ang mantika na hinalo kasi para matipid na rin tayo at hindi masyadong maraming mantika ang ating niluluto. Okay. Sandali lang ang halo. Halo. At sa pagkakataon to, ay halo na natin ang ating pork. Ayan, halo. Sa ating sibuyas at bawang, igisa natin itong mabuti. Okay. Ayan, medyo lakas natin ang konti ang apoy. Okay. At pagkatapos po nito, lagyan na natin ng asin. Huwag natin lagay muna lahat ng asin para maka-adjust tayo sa lasa. Baka mamaya ay sumobra. At idagdag na rin natin ang paminta. Yan. Tak. Okay. Halo. At baka tayo ay masunugan. Halo lang tayo. Okay. At ngayon, lagyan natin ng soy sauce. Sa Tagalog, toyo. Sa Bisaya, patis. Alam mo ba yun? Okay. Unti-unti lang po ang paglalagay para noon ma-adjust natin ang lasa. Ni-estimate ko yan mga 3 tablespoon or depende sa inyong panglasa ang paglalagay ng soy sauce. Okay, halo lang. Para noon ay maging even ang luto ng ating niluluto. Okay, yan. Ngayon, tatuyin ko lang yung ating gulay. Tanggalin natin yung tubig.
mga wali. So, idagdag na natin yung natira nating isang tasang tubig kanina. So, idagdag natin siya para noon maging even ang lasa ng ating. Muna po natin to at mag-tip tayo ng mga isang minuto. Sa ganun ay balanse. At pagkatapos nun, sama na natin ang ating mga gulay. Isama at haluin ang haluin. Halo lang ng halo. Ayan. Huwag masyadong ipati ng halo ha. At baka kumain tayo ng bakal sa ating kawali. Dahil meto lang ating gamit na panghalo. Okay, so simpan natin kung anong lasa. At sa ganun ay malaman natin kung ano pa ang kulang. Okay, sa tingin ko medyo kulang pa. Dagdagan natin itong natira nating asin. Yan. Tamang-tama na yan. O, konti pang soy sauce. Yan. Saka pepper. Yeah, depende lang sa inyong panlasa yan. Okay lang tayo magdagdag sa panahuli ng ating pagluluto para noon tama-tama lang, hindi sa sobra. Yun nga pala, ang mga gulay dapat huwag natin ino-overcook para di nawawala ang kanyang mga nutrients. Dapat tama-tama lang. Ayan, okay na. So, bago natin dagdagan sili, kumuha muna tayo ng portion para sa mga member natin na pamilya na hindi kumakain ng manghang. Ayan, halo ko na itong mga sili. Alam niyo ba ang sili? Sili, maganda yung pampataas ng inyong pampataas naman. Pampalakas ng immune system. Ayan, luto na. Luto na. Okay. At ngayon po, huwag niyo kalimutan mag-subscribe, i-click ang bell button para update kayo sa aking mga bagong video at i-like niyo na rin. And ito po yung pinaglagaan natin kanina sa giniling. Ayan, nakita niyo po ang naging resulta. Katapos niyan lumamig. Ayan, yan po ay nagiging sebo. Yan po ang ipapasok natin sa ating katawan. Kaya, naalis ko siya.